ang PD705 ay isang batas na kung saan inilalatag ang mga tinatawag nating basic principles of forest management and conservation. Nagbibigay din ito ng mga provisions para sa pangangasiwa ng ating kagubatan at ating kapaligiran. Kasali din dito ang mga survey at classifications ng lupa for purposes of forestry at paggamit ng ating yamang gubat. Dahil ang state ay ang ating steward or tagapamahala ng ating natural resources, inilalaan at pinamamahala nito ng ating mga pinagkukunang yaman sa pamamagitan ng ating mga existing land agencies under the Department of Environment and Natural Resources. One of the salient features of PD705 is the declaration that the utilization of natural resources should benefit the citizens not only of this present generation as well as the future generations. Sa paggamit ng mga natural resources, ang ecological, cultural, and developmental consideration ay tinitake into account sa pag-utilize ng ating mga natural resources. Isa pa sa mga salient provisions ng PD705 ay ang provision na kung saan pinagbabawal at may kaukulang parusa ang kahit sino mang pumutol, magkolekta o alisin ang troso o timber o iba pang produkto sa kagubatan ng walang otoridad na kung saan ito ay itong mga troso na ito, timber or kahoy ay nagmula sa forest land o sa alienable or disposable public land o kahit paman sa private land. Ibig sabihin po nito na kahit sa sariling lupa po natin, kung wala po tayong sariling papeles o permit, nagva-violate po tayo ng PD705. Under sa Section 77 of PD705 or titled the cutting, gathering, and or collecting of timber or other forest products without license, we should take note na under Section 77, it is divided into two violations. First is yung cutting, gathering, and collecting, and second is the mere possession. Doon naman po sa cutting, gathering, and collecting, any person shall cut, gather, collect, or remove the timber or any forest products from any forest land, alienable and disposable land, and private land without authority or without any permits, you are violating PD705. Ibig sabihin po nito, pag tayo po ay pumutol sa mga sinabi ko ng mga lugar na wala po tayong permit or expired po ating permit, nababiolate po tayo. Yung second naman po is the possession of timber or other forest products without legal documentations as required under the existing forest laws and regulations. Ibig sabihin po, mere possession, yung yung meron tayong kahoy na wala naman tayong napapakita or napoprovide ng mga permits, ay nagbabiolate po tayo ng PD705. So, under sa definition natin under Section 77, nakalagay po dyan is any person. So, regardless of the citizenship. So, more or less po, yung penalty nila under PD705, Section 77, is the deportation of this yes naman po. But, we should remember na hindi po yung association, partnership, or corporation itself po ang ating pinapenalize, but the person composing them. We call that under the corporation code is the piercing the veil of the corporate fiction. So yung mga tao na nagbibuild itong mga juridical entities na to, sila po ang kafailan natin for violating PD705. So kung i-correlate po natin yung violation sa PD705 sa ating revised penal code, may i-connect po natin to sa Article 309 at saka 3104 ng revised penal code na ang mga provision po nito ay nagsasabi sa mga kasalanan or kaso ng pagnanakaw or theft. So ang penalty po is based po sa per board feet or ang value ng kahoy na ating naputol or kinuha. So yun po ang basis po ng ating penalty under revised penal code in correlation po natin sa PD705. Dagdag din po doon sa possession is yung nagta-transport po na walang permit. Isang example po nito na normally na nangyayari is yung itinatransport po nila yung kahoy galing kung saan pinutol papunta po doon sa kanilang deliveran or from point A to point B. So, since from point A to point B, wala po silang transport permit, pwede po silang hulihin because they are violating Section 77 as amended under PD705. So, yun po. In-encourage po natin ang ating mga kababayan na kung meron po tayong intention na mag-transport or mag-cut ng ating mga forest products, mas nakakabuti naman po na lumapit tayo sa pinakamalapit na opisina ng DNR nang mag-guide po tayo sa ating mga dapat na gawin. Ikaw, ako,
tayo kalikasan.